digital products. Ano yung advantage sa pagbebenta ng digital product at ano yung pros and cons? Sa itong video na to, tatalakayin yung lahat ng bagay tungkol sa digital products. So, una nating dapat malaman ano yung isang digital product. So, ang digital product ay yung mga produktong hindi mo nahahawakan. So, katulad nung e-books, software, videos, ideas, graphics, at courses. Yan, courses, music, etc., etc. Basta lahat ng mga produktong hindi mo nahahawakan, yung mga intangible products, gaya ng mga ideas, mga software, hindi mo siya nahahawakan dahil electronic lang yung product na yun. Electronic, pwedeng mga ideas, music, merong value sa mga tao yung mga digital products. Kasi pag nag-interact sila dun sa digital product na yun, pwede sila ma-entertain at pwede silang matuto. Kaya may value sa kanila ng isang digital product. Ano naman yung mga benefits ng pagbebenta ng isang digital product? So alamin natin yung mga benefits nito. So number one na advantage ay wala siyang inventory. Di mo na siya ipapatong sa mga shelf, hindi ka na re-renta ng malalaking mga lugar para dun ilagay yung mga products mo. So, andyan lang siya, naka-upload lang siya sa internet. So, wala kang gagastusin sa inventory. Sunod na benefit, itong little to no investment. So, kapag gagawa ka na isang digital product, hindi mo kailangan ng masyadong maraming pera. Hindi mo kailangan masyado na mag-invest. So, hindi kagaya ng physical products na kailangan mo ng suppliers, kailangan mo ng investment, yung pera, para mabili yung product at mabenta ng mas mahal. Itong digital product, gagawin mo na lang. Kapag nagawa mo na siya, pwede mo na siyang ibenta kaagad. Next naman, itong low barrier of entry. Ibig sabihin ng low barrier of entry, pwede ka na mag-start ngayon. Sa pagbebenta ng digital product, pwede ka na agad magsimula. So kahit from zero, from scratch, pwede mo na agad siyang simulan. So gagawa ka lang na isang digital product, i-upload mo lang siya online, ibenta mo lang siya online, parang isang business mo na yun. Hindi ka na kailangan mag-invest pa sa kung saan-saan, hindi ka na kailangan maglabas pa ng pera, pwede ka na mag-start ngayon. Yung profitability nito, o yung mga tubo nitong digital products ay matataas. So high profit margins, kahit wala kang ilabas na pera, o kaya konti lang yung in-invest mo dito, malaki yung yield o malaki yung return, mataas yung tubo sa pagbebenta ng isang digital product. Automated and low maintenance. So, ang isang digital product ay automated na. Kumbaga, walang middleman, walang employees na nagpapatakbo o nagpapagana ng isang digital product kadalasan. Yung iba semi-automated, pero kadalasan yung isang digital product ay fully automated. Kumbaga, kapag nag-interact siya sa audience, yung payment, yung gateway, pati yung pagbibigay ng product, instant, automatic. Dahil automatic yung pagbibigay ng product sa customers, automatic yung payment gateway, hindi mo na siya kailangan bantayan araw-araw, hindi mo na siya kailangan i-maintain araw-araw o linggo-linggo. Kusa na siyang tumatakbo sa sarili niya kapag na-set up mo na yung mga bagay dito sa business na to. At yung isa pang benefit ng isang automated na process sa paggawa ng digital product, automated yung payment gateway, walang hassle sa shipping. Hindi mo na kailangan daanan yung hassle na yun. Dahil yung shipment na to, automatic na, automated na yung proseso. Kaya sa pang benefit ay wala siyang limit, walang limit yung inventory, unlimited yung supply. You can sell it forever. Yung supply na to, dinadownload lang naman yan. So kapag nagawa mo siya na isang beses, pwede mo siya ibenta ng paulit-ulit, ng walang limit. Di ka na kailangan kumuha ng supplier. Buo na siyang product, isa na siyang buong product na pwede mo siyang ibenta ng paulit-ulit. Ang maganda pa dito, ang isang magandang characteristic na isang digital product ay scalable. So, highly scalable ang isang digital product. So, halimbawa, yung isang course, isang online course, pwede mo siyang ibenta, i-advertise sa buong Pilipinas. So, pwede siya mag-scale sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Kung meron ka naman English na mga digital products, ibang language na mga digital product, pwede mo siyang ibenta sa buong mundo. Walang limit yung pag-scale ng isang digital product hanggang saan yung abutin niya. Kahit buong mundo, worldwide, yung scale ng isang digital product, pwede niya maabot lahat ng target market na maisip mo. Dito naman tayo sa cons of selling a digital product. So, meron din mga cons o mga disadvantages ang pagbebenta ng isang digital product. So, simulan natin dito sa piracy. So, ang isang digital product, gaya ng course, music, ideas, intellectual properties, madali siyang ipirata, makapiright. So, limawa, nagawa ka ng isang course o isang music, da-download lang nila yung digital product mo, da-download lang nila yun, at i-upload
sarili nilang server, sarili nilang website, at ibibenta nila yung pinaghirapan mong produkto. So yun yung isa sa mga cons nun, madali siyang mapirate. At yung paggawa ng isang digital product ay time-consuming. Sa una, mag-work ka ng maraming oras. Dahil gagawin mo yung isang digital product, bubuin mo siya, ikaw-construct mo, iisipin mo kung paano siya ilalayout, isipin mo kung paano ilalahad yung information, kung meron ka information product, kung meron ka namang music o software, isipin mo kung paano siya i-code, at isipin mo pa yung logic ng isang program. Kung i-code mo yung isang software, isipin mo pa yung mga functions. Yung mga bagay na yun ay time-consuming. So, hindi siya madali. It's hard to make. Yung quality talaga na digital product ay mahirap siyang gawin. Overall, mas matimbang yung benefits niya isa dun sa cons. So, gagawin mo lang, mag-work ka up front, magtatrabaho ka sa una, yung benefits ng isang digital product kapag ka nagawa mo siya. Mahirap siya gawin, time-consuming, di gaya ng mga physical product na bubuin mo lang, hanap ka lang ng supplier, na buo na agad yung product. Dito sa digital products, sa una, kailangan mo mag-effort, kailangan mo mag-work talaga. Kailangan mong buuin yung konsepto, kailangan mong buuin yung mismong digital product bago mo siya ipakita o i-release sa market.